kung anong nakikita ko, yun yung sasabihin ko. Remember last 2020, sabi ko sa inyo na animoy, maalala mo sa kapanahunan ni Moises dahil ang mga karagatan ng probinsya, hindi lang sa ibang bansa nangyari, ang karagatan ng probinsya ng Pilipinas, kahit sa Metro Manila, soon ay maging kulay pula o dugo. Hello po mga ka-PTV, maligayang pagbabalik po sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang nakakakilabot na sumpa na bumabalot sa bansang ito kasi halos lahat na ng dilubyo ay kanila nang dadanasin sa mga susunod na buwan. May nakikita akong tsunami na mangyayari pa lamang sa bansang ito. Madaming lugar na nasira at natamunan ng tubig. Ngunit may isang pangyayari na hirap paniwalaan halos ng lahat. Isang bahagi ng lugar ng bansang ito na halos nahati ang kahabaan ng lupain. Malawak at malaki ang biyak nito. May nakikita din akong lindol sa lupa at karagatan na mangyayari pa lamang. Lalo na sa taong 2024, na halos dahan-dahan ko na nanaunawaan sa vision ko na animoy ghost town ang isang bahagi ng bansang ito. Sa taong 2024, madaming lindol ang nakikita ko na mangyayari talaga. May nakikita akong aksidente sa himpapawid. Malungkot pagmasdan ang kanilang dadanasin sa vision ko. Animoy sumpa na bumabalot na halos lahat dinadanas na nila ang lahat ng klaseng dilubyo. May isang bahagi na kung saan magsisilabasan ang libu-libong ahas mula sa kanilang kinaroroonan. Madami akong nakita na maglalabasang makamandag na hayop. Sa lakas at tindi ng lindol, pati bahagi ng kanilang airport ay gumuho. Malakas na lindol ang nakikita ko na mangyayari pa lamang. May nakikita akong dalawang bansa na maging gulo laban sa China. Isang gulo na kung saan matinding siklab nito. At dalawang bansa ang makakalaban nila. Sa taong 2024 sa vision ko ay halos tinutupok ang bansang ito ng apoy dahil talaga malakas. At hindi lang bahay at pagguho ng lupa ang kanilang dadanasin na kung saan maaalala ng mga matatanda ang kanilang kaninununuan ang kahirapan. At may nakita akong dalawang bulkan ang sasabog. Kung ano man ang nakikita ko, yun pa din ang pwede kong sabihin. Dahil Diyos pa din ang kanilang nakakaalam sa lahat ng mangyayari pa. Itong ipinakita niya sa akin ay binabahagi ko bilang babala na kahit ano pa ang meron tayo sa buhay natin. Diyos pa din ang makapangyarihan sa lahat. Ito ay ang bisyo ni Madam sa China.